Magandang umaga mga kabulgar at mga ka-hashtag celebrity BTS. Nandito na naman po tayo sa third episode ng hashtag celebrity BTS kung saan ang prediksyon ng mga local celebrities ngayong 2020 ang babasahin ng ating mga resident numerologists and astrologists dito sa Bulgar, si Maestro Honorio Ong and si Senior Socrates Magnus. Third episode na natin, so for sure may ma-idea na sila dun sa mga unang hinulaan nyo. And this time, ang mga huhulaan nila or babasahan ng kapalaran ay mga sikat na celebrities din na sina Vice Ganda, Ayon Perez, Liza Soberano, Enrique Hill at saka si Ann Curtis. So sa mga fans ng mga local celebrities na yan, mag-comment lang po kayo dito sa hashtag celebrity BTS FB Live para po malaman natin ang mga kasagutan sa tanong ninyo. Ako pa rin po ang inyong host, si Attentionist Navida, at kasama ko nga po si Senior Socrates Magnus at si Maestro Honorio. Bati muna po tayo sa ating mga tagapanood na last episode natin. In fairness, umabot tayo ng almost 1,000 nanood ng live ng ating celebrity BTS. So sige po, greet muna po tayo. Maganda umaga po sa lahat at patuloy po kayo sumubaybay sa Bulgar Celebrity BTS prediction sa mga artista year 2020. Magandang umaga po at masaganong bagong taon sa inyong lahat. Muli narito po si Maestro Honorio Ong, ang inyong lingkod. Ngayon po ay a-analysahin natin muli ang mga sikat na artista sa ating bansa dito pa rin sa Celebrity BTS sa ating pahayagang Bulgar. To recap lang po, yung last episode natin, ang mga tinalakay natin, sina Main, Alden, Arjo, Miss Sharon Cuneta, and si Casey Concepcion. So, mabilisan lang pong recap dun sa mga hindi nakapanood last time at gustong marinig kung ano din yung mga hula sa kanila for this year. Si Main Mendoza po, katulad ng nasabi last Saturday, pinaghaharian ang buntalang Jupiter, ng planetang Jupiter. Ang Jupiter po ay buntala o planeta ng kasaganaan o masaganang buhay. Dahil po dito, ang magiging papel ni Main Mendoza sa year 2020 ay tagapagbigay ng mga swerte o ng kabuhayan o ng magandang kaplaran sa kanyang mga nasa paligid. Kaya yan, sinuwerte si Alden Richards and si Arjo Atay din na ngayon ay boyfriend niya. Si Maestro, tungkol naman kayo na kina Sharon Cuneta and Casey Concepcion. Dito na discuss natin last episode. Dito naman po tungkol sa kay Sharon Cuneta at saka kay Casey Concepcion, makikita po natin na si Sharon Cuneta ay isang Capricorn. Tapos si Casey Concepcion naman ay isang Aries. Ibig sabihin, medyo nasusukol ng Capricorn yung kalayaan ng isang Aries, kaya hindi sila magkasundong mag-ina. Dahil ang Aries ay may ruling element na fire. Ang Capricorn naman ay may ruling element na earth. Ibig sabihin, yung earth gusto sa bahay lang si Casey, pero yung fire gusto malaya at saka maraming mga pinupuntahan, pasyal, ganun, hindi sila magkasundo. Ngayon, para magkasundo ang earth at saka ang fire, dapat minsan magpa-ubaya ang earth sa fire. Sumama siya sa mga pakikipagsapalaran ni Casey, hindi naman siya habang buhay nasasama. Kundi bigyan niya lang ng time na makasama niya si Casey sa lahat ng gimmick ni Casey para magkasundo silang mag-ina. Habang si Casey naman sumakay siya sa pagiging element ng earth, ibig sabihin kung ano ang gusto ni Sharon na kung sa bahay lang, magluto sila, kumain, yung family life na simple, ay pagbigyan naman ni Casey. Sa ganun paraan, nagbibigayan yung earth at fire, muling mabubuo yung kanilang pagmamahalan bilang isang mag-ina. Ganun lang kasimple. Ibigay ni Casey yung time niya kay Sharon at ibigay naman ni Sharon yung time niya kay Casey ng kahit sandali lang sa kanilang buhay. Ayan. So, sa mga fans nga, katulad din sinabi natin last time, di ba? Sa mga fans na nakapanood, sana may parating nyo kina Ate Shawi at Casey. Okay, for this episode naman, ang gusto nating malaman, ano ba ang magiging kapalaran nina Vice Ganda at Ayon Perez ngayong 2020? Alam naman natin na very controversial yung love life nila ngayon and yung career nila. Si Vice, in the past years, naging
box office king siya or phenomenal box office king dahil yung lahat ng MMFF entries niya laging number one. Pero itong nakaraang MMFF, marami ang nagulat dahil si Aga Mulak, yung Miracle in Cell number 7, ang nag-number one sa box office. So, nagulat yung mga fans ni Vice ngayon, ano nang nangyari? Bakit kung kailan pumasok sa buhay niya si Ayon, na masaya yung love life niya, mukhang inaalat naman yung career ni Vice. So, ano po ang nakikita nyo sa, unang-una, sa career ni Vice ngayong 2020? Ano mangyayari? Magna-number one ni ba siya sa December Film Festival? Si Vice Ganda po, pinanganak sa March 31, 1976. Year of the Dragon. At nasa Zodiac sign na Aries. Ang mga dragon po ba, senior, ano po ang personality ng mga dragon? Sila, ang dragon po ang pinaka most powerful sa lahat ng Chinese animal Zodiac sign. Siya rin po ay tinatag na most prosperous in terms of swerte. Okay. At dahil si Vice Ganda nasa fire element, yung Aries po ay fire sign, kaya fire element. Mainam nang nagsasabi sa kanya ng katotohanan, ang mga fire ay hindi ganong maswerte sa love life, sa mga unang bahagi ng buhay. Ang sa kanyang, unang bahagi? Oh, darating ang kanyang magandang kapalaran sa love life, 40s to 50s. At mabubuhay na siya doon sa, para sa fantasy movie or story, Everly Happy. After. Happily ever after. Oh, hindi sa mga unang bahagi ng kanyang taon. Yun po ang nararanasan ni Vice Ganda ngayon. Sa totoo lang, magamat nakikita natin masaya siya, hindi siya ganap na masaya sa love life kasi hindi pa yun pwedeng mangyari. Anong taon ba yung 1976 minus? Ilan taon ba siya? Ngayon ay 2020, so 44? 44 na ba yan? 44 na si Vice. Ibig sabihin, nasa peak na siya ng kanyang career. Ng kanyang love life. Nasa, kumbaga, sa isang punong kahoy, namumunga na si Vice ngayon ng marami. Kaya yung sinasabi ni Senior, na darating sa kanya ang maligayang pag-ibig, kung sa sarili kong pag-aanalisa, maaari ngayon na yun. So, si Ayon na yun? Si Ayon na malaki ang posibilidad na siya na yun. Makakasama forever. Kasi hindi natin masabi yung forever dahil hindi naman sila pwede ikasal. Maaring sila na nga forever pero walang kasal na, wala pa kasing legal na kasal eh, di ba? Kasi ang inaasahan ng mga nanonood, parang mag-asawa, ikakasal tayo, gagawa tayo ng family. Sa kanila, syempre, medyo unique ang relasyon ganun. Nasa sa kanila na yun, kung ano itatawag natin, kung forever na ba sila, kung mag-decide sila magkaroon ng family o mag-ampun ng anak, nasa sa kanilang dalawa yun. Ang ibig ko lang sabihin, dahil namumunga, kumbaga sa punong kahoy, ang career at love life ni Vice Ganda sa ganitong edad niyang 44. Ito na yung mararanasan niyang isang maligayang pakikipagrelasyon at isang maligayang buhay. Ako naman ah. Tapos, may dadagdag lang ako dahil si Vice ay isinilang sa Aries, ang dragon, katulad ng pinapaliwanag ko sa inyo, sa animal sign, 12 rin to sa Chinese, at 12 rin to sa Western astrology. Ibig sabihin, nang tumingin yung mga taga-Chinese at sa taga-silangan sa langit, yun din ang nakita nilang mga kumpul ng bituin o constellation. Nung tumingin yung taga-Western astrologer, sa langit, magkaiba sila ng lugar, isang Western, isang East, yun din ang nakita nilang 12 constellation. Nagkaiba lang ng pangalan. Sa atin, tinatawag na Aries, sa kanila, Dragon. Ibig kong sabihin, yung 12 animal sign, yun din ang 12 zodiac sign. Nagkataon, kay Vice Ganda, yung Dragon ay Aries din. Kaya si Vice Ganda ay pinaghaharian ng dalawang Aries. Aries ang kanyang zodiac sign at dragon ay Aries din. At isang Jupiter na destiny number na 3. Ibig sabihin, talagang napakal... Jupiter malaki, di ba? Malaki at pinakalaki o pinakamapalad na planeta. Katulad din naman ni... May isa tayo dyan, Jupiter din. Si Maine Mendoza. Halos nakikita mo, nagkasabay sila ng napakasikat nila. Kasi nga, naghahari na sa kanila yung planetang Jupiter. Pero may isa ring warning kay Vice Ganda dahil 31 ang birthday niya, di ba? March 31. O, 3 plus 1? Is
Four. Ano ngayon yung year natin? Katulad ng review natin. Kasi dito may kasamang turo. Four ang birth date ni Vice Ganda. Four din ang destiny number ng 2020. Kaya ang mangyayari kay Vice Ganda ay extreme. Makikita mo, extreme. Happiness. Sabi mo nga kanina, laging peak yung career niya pag may Filmfest. Ngayon, naging pangalawa na lang siya. Makikita mo, hindi naman bagsak na bagsak. Pero magugulat ka, yung mga extreme na pangyayari, nagulat din marahil siya. Dahil lagi akong una, naging second na lang ako. Ano pa yun? Isa yun sa mga extreme na mga pangyayari. Pero ba si kwente siya sa love life? Kaya na-sacrifice na ba? Hindi, ako naman. Ako naman. Ngayon, para maliwanagan natin mabuti yung sinumerte siya sa love life, na-sacrifice yung kanyang career, tas extreme yung four, ay pakinggan naman natin si Senior Socrates Magus. Patulad ng nasabi na, matatagpuan ni Vice Ganda ang kanyang final love life sa kanyang 40s. Nagkataon, tiningnan natin yung kanyang birthday, nakita natin ngayon ni Ma'am Jenny saka ni Maestro, nasa 40s na siya. Katulad ng nasabi ko, 40s to 50s ang dating. Sa biglang tingin, ngayon po, ang mga taon at halalakad pa pa roon, nanatagpuan na ni Vice ang kanyang, ayon sa kanya'y ganap ng kaligayahan sa love life. Kasi po ang mga Aris, muli, hindi pinapayo na makipagrelasyon o mag-asawa sa maagang panahon ng kanilang buhay. Ipinapayo po sa lahat, parang aral na rin at turo sa ating mamabasa, dapat late in life, unahin mo na ang kabuhayan. Dahil kung hindi, maghihirap na sila, mabibigo pa sila. Tumama dito kay Vice Ganda, nasa 40s, natagpuan niya si Ayon, si Mr. Perez. Ayon Perez, na ang birthday ay November 27, 1998. Sa madaling sabi, ngayon na natagpuan ni Vice Ganda ang kaganapan o roon pinakadulo ng kanyang life. Dahil po dito, hindi niya papahalagaan ang anumang bagay maliban sa love life. Nung mapagtagpuan niya yung kanyang boyfriend ngayon, kaya bumaba ang kanyang karir dahil focus na focus siya sa kanyang love life. Love life ang number one. Kaya maaaring si Vice Ganda loss of interest sa iba pang aspeto ng buhay kasi nasa kanya na ngayon ang kaganapan. Kung ikaw man isang tao, naramdaman mo, ganap na buhay mo, ano kung hihilingin mo? Samantalang nasa iyo na ang lahat ng bagay na kasaganaan o yaman o kabuhayan. Dahil lang nga ang mga Aris, tsak nayayaman kung hindi sila makakapag-asawa relasyon ng maaga. Katulad nung nasabi ko na, niya, mayaman na nga siya. Oh, kaya siya yung mama niya, sinunod niya yung utos ng kapalaran eh. Unahin mo, ikaw na Aris, ang kabuhayan. Later on, sa 40s, 50s, matatagpuan mo na ang iyong love life. Ganap, eksakto. Kawala ka nang hihilingin. Dahil dito, unti-unting bababa ang interest ni Vice Ganda sa iba pang aspeto ng buhay. Yun po ang mangyayari dito. Samantala, itong si Ayon Perez, November 27, 1990. Malaki pala depresyo edad nito eh. Yeah. Ang November 27 po ay Sagittarius na ang ruling planet Jupiter din. Pareho silang Jupiter. Tama. Pareho Aris, silang Jupiter. Pareho silang fire. Hindi ba hindi sila, compatible ba sila sa gano'n? Si Vice Ganda po ay hindi Sagittarius. Aris. I mean si Ayon. Yung Jupiter. Yung destiny number niya ay 3. Jupiter yung kanyang destiny number. Oo. Aris, fire sign. Fire sign din yung Sagittarius. Kaya astrologically, compatible based on elemental sign. Pag gano'n na parehong Jupiter, hindi ba nagka-clash minsan? Parehas na silang strong, di ba? Hindi naman si ang Aries super strong. Masyadong mataas sa pagkuha ng kabuhayan tungkol sa material things. Ang Sagittarius super strong sa pag-uutos. Kaya ito dapat si Vice Ganda ay ipinapayong sumunod kay Perez nang magkaintindihan sila. Kasi mataas din ang Aris, mataas din ang Sagittarius, pero ang taga-utos, mga pinanganak, hindi alipin, kundi Panginoon ay ang mga taga-Sagittarius o anak ni Jupiter. Dahil sila taga-utos, magsisunod tayong lahat. Samantala itong si Aris, ang dakilang mananakop si Marte ng mga palasyo, wala namang palasyo ngayon, mga kumpanya ito, tsaka malalaking halabuhay at mga lupain, ay taga-pamahala. Pero ang taga-utos muli, Sagittarius. Ganun po yan.
Kaya kung hindi sila magkakaintindihan, pare silang matataas, eh magdun sila magkakagalit. Pero malamang, dahil ang kombinasyon ng relasyon o love life o anuman, na ang babae ay mas matanda at ang lalaki ay bata, ay mas tumatagal. Sa puntong ito, sa dalawang pag-usapan natin, lalabas nato sa ang feminine, si Vice Ganda. Feminine side. Oo. Ang masculine, si Ayon Perez. Dahil dito, magandang relasyon to kung sa kabuhayan. Kung magsasama sila sa kabuhayan. Compatible sila. Pero, maestro, syempre, alam naman natin yung sa kanila special relationship, diba? Since, ito, magkaiba sila ng unique. Opposite sex. Unique. Same sex. Pero yung ganito bang klase ng pag-ibig ay talagang tumatagal? Or kung nakikita nyo bang sila na talagang magkasama habang buhay? Ano yung mga paraan para maalagaan nila yung kanilang relasyon? Buti, binanggit mo yan, Ja. Naalala mo yung kay, ano, kay, yung sa, kanin ba to? Kina? Si Gerald at Bea. Yeah. Di ba sinabi agad natin, hindi compatible yung Libra at Pisces, di ba? Basta pag hindi compatible, sinasabi natin. Basta hindi naman tayo nananao, kundi nag-astrology tayo. Wala tayong ano? Oo, wala tayong heart feeling, wala tayong bias. Pag sinabing hindi compatible, hindi compatible. Pag sinabing compatible, compatible. Nagkataon kay Vice Ganda, ang Aries at Sagittarius, compatible. Kaya wala tayong sasabing ano man, kundi compatible sila. Ngayon, walang kinalaman dito ang tao. Pag sinabi natin compatible, compatible sila. Kaya compatible ang Aries at Sagittarius. Ngayon, ang nakatutuwa sa kanilang relasyon, sabi mo, malaki ang diferensya ng edad. Ilan taon na si Vice Ganda? Ay, 44. 44, habang si Ayon? Ay, 1930. De halos 10 taon mahigit, di ba? Ngayon, nagkataon, napakaganda ng relasyon nila. Dahil lalabas na si Vice Ganda matured kaysa kay Ayon. Kaya, nagkataon, compatible na sila, mayroon pang mag-guide sa kanila yung maturity ni Vice Ganda. Kaya tugma sa sinasabi ni Senyor na si Vice, okay lang sa kanyang bumaba ng konti ang karir niya, basta't ma-priority niya yung relasyon. Ganun din naman, dahil ang Sagittarius ay strong at ang Aries ay strong, alam na natin ang mangyayari. Magpapasensya si Vice Ganda kay Ayon. Kaya mapapansin mo, hindi lang sila compatible. Pinagtagpo yung saktong edad nila na may isang matured at may isang medyo hindi pa matured na magpapasensya yung matured. Kaya itong relasyon na to, 100% tuloy-tuloy nagaganda at magiging maligaya. Nagkataong compatible plus yung personality ni Vice ay nakahanda dahil matured siya upang magpasensya kay Ayon. Kaya kahit sinasabi mong strong ang Aries, strong ang Sagittarius, parehong compatible, may magpapasensya o may magbibigay. Kaya dahil sa pag-ibig ni Vice Ganda at sa pag-ibig ni Ayon kay Vice, tuloy-tuloy na magiging maligaya ang kanilang relasyon. So wala ba kayo nakikita, syempre, na baka may mga umikse ng third party? Kasi yan ang problema, lalo sa ang ganyang relationship, di ba? Syempre, gwapo si Ayon. Meron ba kayong nakikita ng mga girls na aali-aligid siya, nasisira sa relasyon nila? Oh, ganito kasi yun sa astrology. Nagkataon lang, Ayon ang pangalan at Vice Ganda ang pangalan. Dapat matakot din si Vice Ganda. Kung sakaling si Ayon ay makakatagpo ng isang Aries, naka-birthday din ni Vice Ganda. Kaya babalik tayo sa compatibility. Kahit na hindi si Vice at Ayon, kapag kayong asawa mo may umaligid, nakakompatible niya, kabahang ka. Pero kung hindi mo naman niya kakompatible, kahit anong pang gawin pang aakit, dahil ikaw ang mas kakompatible, kayo pa rin ang magiging magsama habang buhay. Pero kung nagkataon, kakompatible yung umaligid, maaaring maakit. Depende ngayon sa compatibility. Ganun na nangyayari. Compatibility pa rin ang nasusunod pagdating sa relasyon. Ngayon, i-expand ni Senyor yung tungkol sa compatibility upang malaman natin kung paano nag-aakitan ang mga astrology at ang mga numerology. Ito po ang mangyayari sa kanila. Dahil si Ayon Perez po ay nasa Sagittarius at sobrang guwapo, natural lang na hindi naman natin pwede ikaila na ang mga babae ay maaakit sa kanya.